Isipin niyo yan, ha? Anong klaseng critical thinking yan? Pinagmamalaki niyo pa yung critical thinker kami. Critical thinker kami. Pero lahat ng ginagawa niya, mali. Saka nakakita ng taong lahat ng ginagawa, mali. Demonyo? Kapatid ni Lucifer, ganon? Hindi, isipin niyo mabuti yun, ha? Lahat, mali. Paano nangyari yun? Ayan, hello mga kaibigan, isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng makakapanood po ng video reaction nito, naway na sa mabuti po kayong kalagayan at ligtasan ng mga kapamakan. Mga kaibigan, hirap na si Banat Bay na ipagtanggol itong si Rafi Tulfo. Kaya ganyan na siya. Ganyan na siya. Yan yung tipo ng pakikipag-argumento niya, no? Para ipagtanggol niya si Rafi Tulfo. So dito, ipinakita lang ng mga kaibigan ni Banat Bay na hindi lamang siya kumpara sa isang grade 5, kundi mas mababa pa. Ito yung tipo ng tao na sabi nga ng ibang nagko-comment, huwag nang pansinin. Kasi kulang na nga ang nanonood sa kanya. Biro niyo mga kaibigan, one day ago ang nanonood sa kanya, hindi nga inaabot ng 1,000 yung iba. Kasi ganito yung tipo ng pakikipag-argue niya mga kaibigan. Walang punto. Yung away bata na parang babae, iba yan ang tipo niya. So dito, titingnan natin kung ano yung mga sinasabi niya. Kasi nga, ang tingin daw ng mga kabatas ay sumusunod lamang daw dyan sa sinasabi ni Attorney Libayan na lahat ng ginagawa ni Rafi Tulfo ay mali. Eh kung yan naman talaga ang nakikita ng mga tao na bawat ginagawa ni Rafi Tulfo ay mali, alangan naman na magkunwari kami dito sa batas natin at gawing tama yung mali. Diba? Siyempre kung mali, mali. Hindi naman pwede na ang mali ay maging tama. Hindi katulad ng iba, no, na tinatawag na bayad bay, no? At ang hindi ko alam kung bakit tinatawag ka banat bay, bayad bay. Hindi ko pa rin talaga maintindihan. Yan ba ay dahil sa ang mali ay nagiging tama sa paningin ng mga tao batay sa mga sinasabi mo? Twisted, no? Diverted na mga issue. Yan ba ang ganyan ka ba kagaling? Yung i-divert ang mga issue, yung mga mali ay nagiging tama sa mata ng tao, kampihan ng mali. Isa-isahin mo kung saan at ano yung mga nagawa ni Rafi Tulfo na tama. Ipakita mo dyan sa mga sinasabi mo, ano ba yung ginawa ni Rafi Tulfo na tama? Ang Rafi Tulfo in action ba ay tama yung magpahiya ng mga inirereklamo, yung mga akusado? Yung hindi pakinggan ng resource person dyan sa Senado? Pagsabihan sila ng masasakit na salita, katulad ng bobo, inutil, Puncio Pilato, at kung ano-ano pa. Yung hindi pakinggan yung boses nila, yung paliwanag nila. Kasi nga si Rafi Tulfo, tanong niya, sagot niya. Diba? At dahil ba sa sobra kang napahiya dito sa paggawa mong puting kay General Katapang, wala man lang kayong paliwanag o kahit man lang kaunting pagsisisi sa mga pagkakamali ninyo? Diba? So yan ba ang tama na ginagawa ni Rafi Tulfo? Yung pahiyain ng mga tao, yung mga minor di edad, ipakita yung mukha nila sa buong mundo? Yan ba ang tama? Tama sa paningin mo? Ano yung mga natutulungan ni Rafi Tulfo? O siya yung natutulungan ang mga mamamayan natin na mahihirap? Yan ang ayaw mong tingnan. Kasi nga, mahina ang... Hindi ka marunong mag-analisa. Critical thinking. Common sense ka pa lang. Common sense nga, nahihirapan ka, di ba? Sinasayang ninyo yung inayos ng dating Pangulong Duterte? Sinasayang ninyo? Puro kayo salitang
Mahal namin ng OFW. We care about the OFW. We care about the OFW. Pero ano yan? Anong tawag dyan? Alam nyo kung anong tawag dyan? Hirap dyan. Muntok na wala nang ginagawa. Sabi nyo, you would take care of the OFW, pero hospital, hindi nyo maayos. May hospital kayo, hindi nyo maayos. Alam mo ito, ha? Nakakainis eh. Kasi may budget dyan eh. Allotted yung budget eh. Kaya nga sila nakagawa ng hospital eh. Mabubulok lang yan ng ganyan. Kawawa naman tayo. Buti na lang din ako. Eh, ito mga kaibigan, tungkol dito sa mga sa OFW hospital, no? Kailangan hindi na ito pakialaman ng dito, ni Raffy Tulfo. Kasi nga, title pa lang mga kaibigan, OFW, hospital. Ibig sabihin, no? Para sa mga OFW yan. Isa pa, yung mga relatives ng mga OFW, ang nakalaan ang hospital na yan para sa mga relatives ng mga OFW at saka sa amin ng mga OFW. So bakit pakikialaman yan ng isang Raffy Tulfo at bibigyan ng maling interpretasyon? Maling kwento. Diba? Yung nahawakan ba ni Raffy Tulfo, no? Tungkol sa elektrisidad, nagagawa niya ba? Kung saan siya yung chairman? Siya yung Senate chairman? Diba? Bakit lumulukso-lukso sa kung saan-saan? O sige, papalagay na natin na chair din siya sa migrant workers. Pero yung bagay na ito ay hindi na kailangang palakihin, mga kaibigan. Diba? Kasi yung hospital pa lang na pangalan ay para sa mga OFW. At kung hindi ako nagkakamali, ay nakalaan lamang yan sa mga OFW at sa mga relatives ng mga OFW, diba? At wala naman na dapat i-improve kasi naandyan na yan eh. Nag-aantay na lamang ng mga pasyente na pupunta dyan. Pero yan nga, pinapalaki ni Raffy Tulfo at sinabayan din ni Tony Ray Banatbay. Di ba mga kaibigan? Kahit anong gawin ni Tulfo, mali siya. Imodyo siya. Eh, gawin mo lang siya ng Lucifer. Di ba? Oh. At kayong mga kabutat. Kasi nga, ang tingin nito ni Banatbay sa lahat ng ginagawa ni Raffy Tulfo ay tama. Kaya nga, dinidepensahan niya, sinusuportahan niya lahat ng aksyon ni Raffy Tulfo ay tama sa paningin niya. At syempre, tayo naman na nag-aanalisa dito sa batas natin, ang mga ginagawa ni Raffy Tulfo ay mali sa paningin natin batay sa pag-aanalisa natin, bigyan mga kaibigan. So yun ang pagkakaiba doon. Eh kung wala naman talaga tayo nakikitang tama sa ginagawa ni Raffy Tulfo, alam nga naman na sabihin natin na tama siya. Hindi naman tayo katulad ni Banatbay na oo lang ng oo, yes lang ng yes. Lahat ng ginagawa ni Raffy Tulfo ay tama sa paningin ni Banatbay. Hindi naman tayo katulad niya, mga kaibigan. At ayaw natin na matawag tayo na bayad-bay. Kasi hindi naman tayo bayad-bay, di ba? Mga follower ni Atty. Libayan, bakit ang kitid ng utak nyo? Hindi ako nagtatanong lang, bakit ang kitid ng utak nyo? Nagpapaniwala kayo ng 100% kay Atty. Libayan at sinasabi ninyong lahat ng ginagawa ni Tulfo mali. Lahat. Hindi makita ng utak namin, Banatbay. Marunong lang kaming mag-analisa at umintindi. No? At hindi kami bobo para mag-yes lang ng mag-yes. Diba? At ano yung ipinaglalaban mo? Nasaan ang tamang ginawa ni Raffy Tulfo? Nasaan? Yung dalhin ang Raffy Tulfo in action dyan sa Senado, tama ba yan sa paningin mo? Hindi ako magtataka kung susuportahan mo siya kasi nga kailangan mo siyang suportahan, kailangan mong depensahan itong si Raffy Tulfo. Diba? At yan ang nakikita namin na mali. Yung problema dyan sa Raffy Tulfo in action, dadalhin dyan sa Senado. Kahit sino ang mag-analisa dyan, mali yan. At ito si Banatbay mga kaibigan, dahil kailangan niya nga na depensahan si Raffy Tulfo. Siyempre, bawat aksyon ni Raffy Tulfo, kahit na mali pa yan, tama yan at ipaglalaban yan, no? Ni Banatbay.
Nakakapagtaka, di ho ba? Nakakapagtaka. At eto nga, etong magaling to, na kung gumising sana ng umaga, ng maaga, at kung hindi sana daw siya tamad, eh, naging abogado din siya. Diba? So lahat ng mga sinasabi nito ni Banatbay ay useless. Lahat pambubola, lahat pagkukunwari manang-mana dito kay Rafi Tulfo. Diba mga kaibigan? So wag tayong gumaya sa mga tulad nito. Ang pinakamagandang gawin natin, no, ay analisahin ang mga bagay-bagay, pagtimbang-timbangin kung ang mga ginagawa ba ni Rafi Tulfo ay tama pa, naayon pa sa batas, no, ikakabuti ba ito ng ating bansa, lalong-lalo na kapakanan ba ito ng natin na mga Pilipino o kapakanan lamang ni Rafi Tulfo. So yan lang po mga kaibigan, ako po muli si Luang, inyong ka-informative, mabuhay.